from the sideline. Ang UAAP at NCAA ay dalawa sa pangunahing collegiate league sa Pilipinas. Hindi tulad sa mga ibang college league dito, mas madaming sponsor, mapapanood ka sa mainstream at talaga nga namang mas makikilala ka ng mga basketball fans. Kaya madalas, yung mga magagaling at iniidolo nating mga PBA players, eh dito natin unang nakikilala. Pero hindi lahat ng college superstar ay nagtatagumpay pag-akyat sa professional league dahil iba naman talaga ang PBA. Dahil dito naglalaro ang mga pinakamagagaling na basketball player sa Pilipinas. Kaya huwag na tayong magulat na may mga college superstar na pag-akyat sa PBA, nababangko na lamang at kung minamalas-malas, hindi tumatagal sa liga. Tulad na lang ng mga college superstar na ating pag-uusapan ngayon. Yes sir, dito lamang yan sa From the Sideline. Jason Webb, ang superstar point guard ng DLSU noong 1991 to 1995. Kaya naman noong 1997 PBA draft, pinili ng Santa Lucia Realtors third overall pick behind Andy Siegel at Nick Velasco. Pero itong si Jason Webb ay tumagal lamang sa PBA ng 5 taon as professional basketball player. Matapos yun, naging commentator na lang sa PBA bago maging pansamantalang head coach ng Star Hotshots noong 2014. At sa kasalukuyan ay nagsisilbing assistant coach ng Magnolia Hotshots. Edwin Asoro, ang 6'4 power forward ng NU Bulldogs. Si Asoro nung panahon na yon ang sinasabing susunod sa yapak ni Danny Ildefonso. Ang kanyang 14 points per game, 9.2 rebounds, 1.1 steals, 2 blocks per game ang all-team high sa kanyang panahon sa NU. Kaya naman noong 2009 PBA draft, pinili ng Barako Bull 12 overall pick. Yun nga lang, pag-akyat sa PBA, hindi na masyadong naririnig yung pangalang Edwin Asoro. Sa kasalukuyan, naglalaro sa Makati Crunch sa MPBL. Elmer Spiritu, ang 6'4 ng University of the East, ay kilalang kilala hindi lamang sa UE kundi sa buong UAAP. Nagpapatunay dyan yung kanyang 2009 Defensive Player of the Year at Mythical 5. Akala ng karamihan noon ay magiging SWAC sa PBA dahil ngayon sa pagiging athletic nito at kahit papano may tira sa perimeter. Kaya naman noong 2010 PBA draft, pinili ng Alaska 4th overall pick. Yun nga lang, hindi rin masyado tumagal sa liga dahil daw yon sa kanyang one-dimensional game. Sa ngayon, si Elmer Spiritu ay tahimik nang naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa Virginia, USA. Jerick Teng, ang UAAP Season 72 Rookie of the Year. Isa si Jerick Teng sa pinakamagagaling na player na produkto ng University of Santo Tomas. Isang reliable scorer at clutch player. 12 overall pick ng Rain or Shine noong 2013 pero hindi rin tumagal sa liga. Ayon sa mga basketball expert, kulang na kulang daw sa athleticism. Hindi masyadong mabilis tumakbo, mababang pumalon, hindi tulad ng kanyang nakababatang kapatid na si Jeron Teng. Sa kasalukuyan, naglalaro si Jerick Teng sa MPBL sa koponan ng Pasig. Nico Salva, isa sa mga pambihirang player na nanalo ng 5 championship sa UAAP. At sa 5 kampyonato na yon, 2 doon mga sir, finals MVP si Nico Salva. Noong panahon niya sa Ateneo, although napaka-deadly ng kanyang mid-range jumper, itong si Salva ay naglalaro bilang isang power forward. Kaya naman pag-akyat sa PBA, mas maraming malalakas at malalaki na power forward. He also doesn't have the quickness bilang isang small forward at idagdag mo pa dyan yung kakulangan niya sa pagdepensa. Ryan Buenafe, isa pang Atenista na may 5 UAAP championship
sa kanyang kamay. Si Ryan Benafe, mga sir, ay isa sa mga Ateneo players na mahal talaga ng mga Atenista. Unfortunately, ang former Rookie of the Year at Season 73 Finals MVP ay hindi naging successful sa PBA. Ang pangunahing dahilan ay yung kanyang fitness. Although yung kanyang talent, basketball IQ ay talagang hindi matatawaran. Yung kanyang problema sa kanyang timbang ang talagang nagbigay sa kanya ng problema kung bakit hindi rin siya nakatagal sa PBA. Sa kasalukuyan, naglalaro si Ryan Benafe sa koponan ng Zamboanga sa MPBL.